Nga natin. Lakas naman ha. Eh, malakas naman ha. Wala bang TNC Pro Team sa league na ito? Tingnan natin. Star Ladder I-League Invitational. Let's go. Medusa. Yun, Medusa yung magiging final pick dito ng Radiant. And I think this is going to be a... Kung hindi siya mag-med... Si Gabi kasi yung kilala kong gumagamit ng Medusa dito sa side ng... dito eh, sa side ng... Admiral. Check natin na Southeast Asia. Ayun. Ay, hindi na pala to. Wait. Tapos na to eh. So, ah, see, ito nga, ito nga. Hindi nga. Mamaya na, sasabihan ko kayo guys. Pero ito na, Weaver yung maging final pick ng Boom ID. So basta, itong Boom ID natin na si... Si FBZ, Dreamusel, Saint DeLucas, Jocam, and si Kescute. So si Pinkerton, siya to, si Kescute to. Tama, ay hindi. Si Pinkerton yung nakalagay na captain dito eh. Pero iba. DK, feel ko si Jocam to. This is going to be a mid lane Dragonite for Boom ID. Alright. Shout out Jano Alalim. Rodolf, 1, 2, 3, 4, ayun, Al-Ain, Abu Dhabi, Matsalam. Ang kilala sa, walang kilala sa Boom ID kasi I think Boom ID is an all-Indonesian squad. Ayun, Boom ID is an all-Indonesian squad, mga kaibigan. Lugod, Lugod, Lugod. Etong, oh, yun na, Nature's Prophet. So that's a Pinkerton na Kescute nga. So uso na pala to, no? Itong Nature's Prophet support, support 5. Kasi nakita na natin to sa EG. Misery is using this one. So ito sa side naman ng Admiral, si Wakanda Forever, si Papa Demon, si Mood Tryhard yata to, si Gabi, ayan na si Yawn. Si Medusa or si Ben-Hur. Lugod naman dito si RR. And Kung Fu Kenny ni... Ito si Kung Fu Kenny, si Boombox. Nag-pause ba sila? I think ayun, nag-pause pala sila. Kaya pala eh. So yun nga mga kaibigan, shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan. Shoutout kay Ishii, ginawang spaghetti yung Samyang. Diyos ko! Ako di ko kaya. Ako gusto kong gawing spaghetti yung Samyang kaso bawal na ako sa maanghang eh. So, out tayo dyan. Pero ito na nga mga kaibigan. Game number 3 winner will proceed to the grand finals. Pakilala na agad natin ang heroes natin for both squads. For Admiral, it's Demon sa kanyang Warlock. Etong Medusa ni Ben-Hur. RR sa kanyang Batrider. Gabi Tiny and Boombox sa kanyang Tusk. Para naman dito sa Boom ID. Si Kescute or si Pinkerton sa kanyang Nature's Prophet. Jackie C. Or I think that's Jackie C or si FBZ sa kanyang Gyrocopter. Dragonite naman dito ni Dreamusel. Weaver ni, I think Weaver to ni Saint DeLucas. If I'm not mistaken, they're going for a Weaver plus etong Gyro. So masyadong greedy to. I think these three heroes kailangan ng gold para mag-online. May video ba si Ishii sa Samyang Challenge? I-upload daw nila, i-upload. Matagal nang nauso sa 1K trench yung NP sub 5. Nagawa ko na yan. Oh. Sa last, ito, sa low LP, low prio support. Pero kasi sa pro scene kasi ngayon lang lumabas to eh. Lalo-lalo na sa EG. Na ginagamit ni Misery. Most likely, minsan ginagamit siya ni Mind Control sa offlane, ni Ice sa offlane. Ayun. Gabi. Kakapagod kanina, halos imatayin ako. Kala ko kinukuha na ako ni Lord.
nag-gyro. Nag-reconnect na yung gyro, mga kaibigan. Again, this is game number 3. Winner ka, kalabanin ng Execration sa Grand Finals. Ito muna yung gagawin dito ng Team Admiral. And for the side of Boom ID, gagawing pang-scout itong Trent. Ito, napakagad ng warding agad nung nilagay dito ng Boom ID. So it's going to be 2 bounty runes each. Oh, hindi! 3 bounty rune yung makakuha ng Boom ID. Yun lang. Now, Medusa dito ni Ben-Hur. Nasa may mid lane. Nilagay doon si Boombox with Gabi. And on to the bottom lane, that's going to be RR with Papa Demon. Smells like Teen Spirit, yung Earth Spirit dito ni Jokam. Uy! Study ward agad yun ah. So it's going to be a 2 versus 2 sa may bottom lane. 1v1 matchup tayo sa gitna. And dun sa may top lane, medyo nagkaroon na tayo ng konting tension, mga kaibigan. Ayan na, binatuan na ng troso ni Gabi. Midan is done! First blood mapupunta dito sa side ng Admiral. Killing off that 3DK. And okay na okay pa si Boombox dito. Siya yung inuna dito eh. Pero napaganda yung eye shards na binigay niya. So I think may plano dito yung Boom ID kung paano nila i-hati-hatiin yung net worth or yung gold para sa 3 heroes nila. Kasi these 3 heroes are item dependent, lalo-lalo na to yung Weaver, kailangan niya ng Lincoln, kailangan niya ng I think Desolator and or yung wait lang, na Sprout, Nature's Prophet, patay ba si Pinkerton, and he is dead, pero may stun dun kay Gabi. Try Gabi, one more hit na mamatay. I think nagtick yung Orb of Venom. Yes, nagtick nga yung Orb of Venom. So, Diffusal Blade, yung isang item na kailangan dun ng Weaver sa may bottom lane. Pero dun sa may top lane, na nagkaroon na tayo ng konting bakbakan. Hindi lang nga yung konti, bakbakan talaga yung nangyari dun. So, namatay pa yung Tiny. So, eto, may Avalanche plus may Dragon Tail. Nakipag-stun-stun lang muna yung gagawin dito ng dalawang heroes. And we'll see mamaya. Pero wait lang. Nako! Jokam! Mamamatay. Mapapatay pa dito ni RR sa may bottom lane. Yun, may toss. May sprout. No sprout. Eye shards won't catch him. Pero ito yung masakit yung right click ni Boombox. Snowball. Sakay. Ayan na naman. Sakay yung Tiny. Ayan o. Troso. And Pinkerton is dead. Saint De Lucas is dead. Pero si Ben-Hur dito sa may mid lane, ginoo din ni Gyrocopter. And dito ni Jokam na naman sa may top lane. Wait lang, makakamatayan na naman ba? So sunod-sunod na dito yung mga casualty natin, mga sir, mga ma'am. Hindi na to basta-basta laro-laro lang. Ayan o, eye shards. Uy, mahuhuli na uli. Pero ayan na yung right click, paparating na naman. Napakasakit yung right click dito ni Gabi ha. Ayan o, pag nag-online ulit. Pero naku, sinipa. Gabi with the Avalanche, Sprout, Rolling Boulder in, Body Blocks coming in. Gabi, ulahan yung buhay dito, pero yun, in-eye shards nila, yung Earth Spirit, patay! Earth Spirit, in-eye shards, patay! At 5-2 agad tayo dito at 4 minutes in. Oops, mga agaw na agaw pa ng Bounty Rune. Pero wait lang, worth it ba yung pang-agaw dito ng Bounty Rune? Mamamatay dito si Boombox sa may jungle area ng Boom ID. So well played para sa dalawang teams. Kapalitan lang ng mga kills. Wala pang clear na lead na nandito. Kasi less than 1k net worth yung lamang ng Admiral.
So wala ring adjustments na ginawa dito yung Boom ID except dun sa pinadala nila yung Earth Spirit dito sa may top lane. Yan na naman. Sobrang aggressive eh. That's super aggressive na Gabi and Boombox dito sa may top lane. Ito yung nagpe-pay off. Kitang-kita naman natin mga kaibigan. Oops, snowball. Mid done. Merong toss. Isa pang hit dyan. And naku, patay na naman yung Dragonite. So ganun lang kasimple yung ginagawa. And now, Gabi is at level 5. Ka-level niya na dito yung Gyrocopter na nasa may mid lane. Doon naman sa may bottom lane, I think Weaver is going to be okay. Rolling Boulder kay RR. Nahabol siya dito, may stun. Lipad-lipad. Abot ba? May right click. Uy, nag-shukuchi. And ako, susunugin. Mamamatay din yung Weaver sa may bottom lane. Sakto lang. Patas-patas lang mga sir. Pero no, pinadala na yung Nature's Prophet sa may mid lane. Hoping to take a kill dito kay Benhur sa gitna. But then, di nila natuloy. And may iwan na namang mag-isa yung DK sa may top lane. May iwan na naman yung offering DK Tiny Power Thread sa magiging next item. Abang yung task, may nakabili ng Infused Raindrop. Nakita na naman dito yung Tuskar. Pero simpleng right click lang ni NP. Dati, isang sa mga best hero ko yung Nature's Prophet. Yung may pwede ka pang patungan dito. Yung maabot pa nito yung neutral creep. Pero ngayon hindi na eh. So, whoop, may stun. Ice Shard, Snowball Jutsu. Ayan na yung toss, Avalanche, Midan. Wait lang, makikipag right clickan. Back na muna si Gabi. Pwede naman kasi siyang i-snowball save dito ni Boombox. Pero naku! Snowball! Papunta sa Earth Spirit! Right clicks are coming in! Patay na naman si Jokam dito! Ice Shards! Sa Gyro na naka-double damage rune. Mapapabagdadalawang isip na agad. Pwede na sana nilang patayin yung Medusa eh. Pero nakapag-TP agad right at the nick of time si Boombox. Para makapag-snowball save. Gabi will be left alone sa may top lane. Alam nilang walang katuwang. Walang naku. Patay ata dito si Gabi. Try hard. Oy, may avalanche umabot. And now Nature's Prophet nandiyan na rin. Snowball save pero naku, Gabi will be taken out sa may top lane. Boombox magmi-miss dito yung rolling boulder pero naku po, inahabol, the chase is on. Tingnan mo naman kung ilang heroes nag-ahabol dyan. Tatlo yan. Oh, that's a dead Boombox. Double kill pa para dun sa Dragonite. Well played for Boom ID. Basic na basic lang yung ginagawa nila dito. Exe po yung panalo sa Tigers. Exe yung nanalo against TNC Tigers. 2-0 po yung score. So, nag-aantay na lang execution sa finals. Now, ditong DK. Dalawa sila dito ni Gabi at level 6. Pero nagping na si Gabi. Sabi niya, habulin natin yung DK. The moment may ispatan nila dito yung DK, ewan ko na lang. Kasi wala siyang support dyan eh. Yung Nature's Prophet na dun pa sa bahay yan, nag-TP dito sa may bottom lane. Hinahanap si Papa Demon. Eto yung bottom lane natin, wala pa masyadong action na nangyari dito ah. RR, napaka, medyo di ganun kasulit yung yun na. Pero wait lang, RR. Sakit nun ah. Itong Fatal Bands, pero ito nakapag-timelapse agad. Nakapag-timelapse yung Weaver. And both of them are going to be okay. Magtutuloy-tuloy sa may top lane dito si Gabi. With the absence of the Dark Queen Dragonite. The stun kay RR. And RR will be taken out. Takbo, Papa Demon! Oh, that's going to be a dead Warlock. Habang wala lahat dyan. I think apat yung naparotate nila dyan. Patay si Pinkerton. Mapapatay pa siya.
nung Warlock. The Fatal Bonds yato yung nakapatay sa kanya dun. So, daming pinarotate para lang makapag-take out ng heroes. At si Gabi dito, mang-iinis na naman yung Weaver na pinadala na nila sa may top lane. So, item nung Weaver. Oh, wait. Pinabol, in-eye shards. Midan. Ako, in-eye shards niya pa si... Ay, na-stun niya pa si RR. So, maliligtas yung buhay niya dun. Si RR, pwede na nai-lasso yun eh. Lasso pabalik. So, nagawa ng bounty dito. Si Gabi and Madi. Deny na lang ng tower ni RR. Yung bottom lane. So, kailangan na ng mga items sa mga heroes dito ng Admiral. Same time, yung mga heroes din dito ng Boom ID. Let's check. Diffusal Blade yung naka-queue na item kay Weaver. So, wala rin yung... May nag-invest ba sa Dust? Wala. Yo, walang nag-invest sa Dust. Dito sa side ng Admiral. Yan, nakikita natin dito, net worth-wise, nangunguna yung Weaver. Ayan na yung Nature's Prophet. Hahabulin ba nila si Gabi? TP is coming in onto the top lane. Nandito na rin si Smells Like Team Spirit. Meron ng Chaotic Offering dito si Papa Demon na naka-invisible tong Earth Spirit. So, sustain na lang muna. And the Demon makaka-out dun sa may top lane. Pero patay! Nalusaw si Jackie C. Pinagtulungan ng tatlo. Ni Ben-Hur, ni RR, at ni Boombox. Nang balik naman sa may top lane. Dito yata yung gustong kunan. May gustong patayin dito yung Boom ID. May target. Yung primary target, si Gabi. Pero hindi na nila itutuloy yan. Nandito na rin yung support duo ng Admiral Snowball. Papunta kay Pinkerton. Tatama. Eye shards to lock him out. Uy, na-stun! Na-cancel yung TP! And the toss! Patay! Si Pinkerton. Again, mga sir. Yung sa mga mahihina yung loob, wag nyo po i-google yung Pinkerton. Radiant structures are fortified. May lasso, walang lasso, pero ito flame break, pababalikin si DK, susunugin, may Firefly yan, nako po, Eye Shards, One Punch Man, here comes the Firefly, ilate mo naman yung stacks, apat na stacks na yan, apat na napalm stacks, to take down that DK, and they're going to be alright, ito na naman yung Avalanche Toss, and a call down, Chaotic Offering, saktong-sakto, Jackie C is dead! Magnetize kinumit sa may gitna. Smells like Team Spirit. May stun ba? Hindi siya pwedeng mag-asim dyan. Meron siya rolling boulder out. Pero that's not going to be enough. Hindi siya may liligtas nun. Pero wait lang, Papa Demon mamamatay yata dito sa mid lane. Habang makakakuha ng tower yung Boom ID sa may top lane. So well played pa rin. But I don't think it's worth it na mamatay yung Gyrocopter. Yun lang yung hindi nila in-anticipate siguro na mamatay yung Gyro. At siguro kung yung Earth Spirit lang yung napatay, and then tower yung nakuha nila sa kabila, wala silang problema dun. Eto na. Going for the MOM yung ating Ben-Hur. Well, di pa na umaalis ng top lane ng Tiny. He is investing for a Blink Dagger. Malapit niya nang makuha, so may initiation agad dito. May initiation agad yung... Admiral. Dito yung dalawang... Eto na. That's mine. Boombox and the DK. Habang doon naman sa may bottom lane, Pinkerton is doing the Rat Dotto. Push lang ng push. Abang busy sa ibang... busy sa ibang gawain yung Admiral. Blink Dagger is now online doon kay Tiny. Live! YMCA live na live to. So yun na, bumili na nga ng Dust si Boombox. It's about time. Now bottom lane, pumupush-push lang si Pinkerton. Yun na, habulin. Oh, he has to TP. Ligtas ang may ramdam. TP out! Nope, di na nila makakancel yung TP na yan.
Habang dito yung Medusa, naka-invis rune yung DK. Kailangan niya mag-ingat. Gyrocopter, nandyan na rin. The stun, rolling boulder, call down, Lusaw! Si Ben-Hur sa gitna. Bigla na lang ni Lusaw. Pero ito na, Ice Shards by Boombox. Again mga kaibigan, ha, paalala lang. Yung mananalo dito, kakalabanin ng Execration for a slot sa regional qualifiers. Radiant structures are fortified. Fortification from the side of Admiral, pero I think ibibigay na lang nila tong tower na to. Yung Gyro meron ng drums. But yeah, I must say, dito sa side ng Admiral, kahit na medyo avalanche toss, nakita! Patay si Yupuera. Si Yupera. Yupera? Yumani? Oh, Midan, nahanapin dito si Gabi. Ikaw ba naman, makakatakas ka pa ba? Baka naman makatakas ka pa dyan. Nag-expire na yung Dragon Form. Back to regular programming tayo. And the lasso! Susunugin nala dito yung DK. Wrath of Nature binigay. The Avalanche Toss combo. Midan will be burnt down. At hindi pa sila tapos. Homing missile papunta dito kay RR. Call down. Snowball. Naku, hindi niya kayang masave. Pero wait lang, Earth Spirit, binato na yung Magnetize, Avalanche Toss combo na naman. Smells like Team Spirit. Ay, natos! Now, 4K net worth lead para dito sa side ng Admiral. That's 2 consecutive kills. Not 2, but I think that's 4. To point out, of 4 yun. Diyan sa may top lane. So Medusa magfa-farm at magfa-farm. May MOM na. And Hurricane Pike yung magiging next item. So ito, pwedeng mang-inis. Wala namang pang-cancel ng TP yan. Gabi is going to be fine. Dire's top tower is under attack. Ba't niya dinin na yung rune? Radiant's bottom tower is under attack. Shiva's Guard yung magiging next item ng Batrider in terms of objectives. Even yung playing field. In terms of net worth naman, lamang dito yung Admiral. Gabi, sinimulan na. Umalis na sa may top lane. So that's an Echo Saber. Plus yung Shadow Blade. Oh, wait lang. TP is coming in dito sa may bottom lane. Patay yung Earth Spirit. Aba eto, namatay lang yung courier nung Admiral. Piniping. Op, kitang walang dust. Wala siyang dust. Wala silang vision dyan. Imposibleng mahuhuli nila yung Weaver. Aba yung NP, eto na, kumukuha na ng farm. Abang eto naman, si Yawn Ben-Hur onto the Dragon Knight, and actually they're pinging him out. Gusto niya lang kunin. Although, ayun na, TP out. Wala, stun. Uy, ako, naging bato pa. Kill na, naging bato pa. Ayan na yung lasso kay Jokam, One Punch Man, and the Snowball combo. Jokam is dead. Ako, eto pa ngayon. Ako po, Jeky C. Binatuhan lang ng troso dito ni Gabi. He will fall. Napakasakit nun sa may top lane na kill na, naging bato pa. Papa Demon, ako po, ra-right clickin lang yata nung Weaver. And he is out. Snowball, oop na, snowball save. And here comes Gabi with the Avatos combo. Yupera is dead. Napakaganda. Admiral making the plays. Ayan o, wala nga lang mana yung NP. Pwede niya itos yan o. Sunog, Pinkerton. Double kill for Gabi. That's 23-11. Isa lang yung nakuha nila. Si Papa Demon lang yung namatay dito sa Admiral. Dire's middle tower is under attack. Diyos ko. Mamaya, grand finals ng PGL Bucharest Major. Si Kuya Nick at si Aloy yung magkakas ng finals. That's babala na lang guys, ha.
pure trash token yung dalawang yun. Kasi Kuya Nick, BGJ, si Alo naman, BP. Pero manalo or matalo yung BP sa Grand Finals, isa sila sa mathematically direct invited na sa TI. No, mathematically. Kasi kahit di na nila salihan yung mga tournament na apa susunod, sigurado, pasok pa rin sila. Ito na naman, nakapag-smoke. Nakapag-smoke yung Admiral. Looking for a kill. 23 to 11 at 20 minutes into this game. Nag-scan yung Dire pero wala silang makikita dyan. Yung inakala nilang nag-rush. They're not there. Eto, may dust dito si Tuska. Pwede nilang i-go dito yung Weaver. Op, op, uy! Yun lang. Pag nag-dust na dun, sigurado snowball bigla. Habang dito naman sa may bottom lane, Pinkerton and the DK magpupush. Hoping na mapaback yung mga heroes dito ng Admiral. Pero wala yan sa bukabularo ng Admiral, yung magback. Eto sila sa may mid lane. Op, 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 op. Lasso, binigay! Weaver, nahuli! Here comes the snowball! Naku, sunog! Uy, nakapag-timelapse pa! And Papa Demon is dead! Hindi niya na ba ito yung kanyang chaotic offering? Boombox is also down! Mamamatay si Gabby! And TP out na si RR! Na out of position, nalikudan yung Admiral dun! Hindi nila alam! Hindi nila nalaman agad! Maganda na sana yun eh kung napatay nila yung Weaver kasi nakapag-timelapse and now susulohin na ng Boom ID yung Roshan. Anong magiging plano ng Admiral? It's RR and Boombox alone, mga sir. Nakuha na yung Aegis of the Immortal. Naku, binlink ka na dito. Chaotic offering by Papa Demon right at the nick of time. Plus yung Fatal Bans, ang sakit. Yun oh. So ito. Pero hanggang dun lang sila yata, wala na. Binigay na lang nila kung ano yan, nilang pwedeng iba to. And they're going to be fine, although natapyasan ng 2K yung net worth lead. Nag-drawing dun yung Admiral, nandun daw sila. Hindi naman sila nagkakamali, hindi ito talaga. Tiny, and now Jeki C, sinusundan. And now the toss avalanche combo, Jeki C may call down. Pero mapapatipi dito yung Earth Spirit, makakapag-blink ka ba? Rolling Boulder, uy, sinipa niya palabas si Gabby. Although, eto na yung right click, Jeki C, mapapatay ni Boombox. May kapalit, Lasso, wala nang damage dito ngayon. Wala silang Medusa dyan, so yung damage... wala, pero double kill kay Boombox. Napatay niya pa yung Earth Spirit. Smells like Teen Spirit talaga, mga sir. Although RR will be bursted down. Isa-isa silang pumasok. Sabi to, whoops! Yufera, Shumushukuchi doesn't have the dust. Doesn't have the dust. Timelapse, habol. May vision sila dyan! Anong akala mo, wala? Uy! Yufera, inahabol dito. Pero naku, nakatakas pa. He is alive. Naku, di nabot. Snowball. And now, Aegis of the Immortal magpa-pop. Mga konti lang talaga. Hindi lang pinpoint yung accuracy dito ng Admiral. Pero kung pinpoint lang, nakakapatay sila eh. Ayan na naman, Midan. Patay dito si Boombox. TP si Gabby. Ayan na yung blink out. Pero hahabulin ba siya? They're pinging him out. And now, avalanche toss combo. Call down. Yung Medusa, wala dyan. Nahuli ng dating. Kakabuhay lang nun. Mapapa-timelapse pa si Yupera. And tingnan natin yung gold swing, mga kaibigan. Ha? From 6K down to less than 1K para sa Admiral. What's supposed to be a game na sila yung may control, isang pagkakamali lang na bawi agad dito ng Boom ID yung net worth. Diyos ko, 1-1 po yung 1-1 yung score. 1-1 yung score. Lakas nga mga asar nung Weaver eh. Tagal pa siya eh, tagal pa siya bago na pop yung Aegis. Now we are 25 to 18.
That was 24 to 11 kanina, mga kaibigan. Tingnan mo naman kung ilang sunod-sunod na kills yung nakuha dito nung Indonesian squad. Now, Medusa. Ito lang yung winning condition ngayon ng Admiral. Makapag-farm si Benhur. To the point na ito, kumakompleto niya to. Itong Ives Caddy. Ako po, malevolence na yung Nature's Prophet. Yung Weaver naman, Lincoln na. Anti-lasso yan. Anti-lasso. Top. Ipera. Takbo, takbo. Surveillance, surveillance. Ano yung pinoprovide niya dito? Pero Blink Dagger na. Yung Earth Spirit. Nagping na dito si Benhur. Alam niyang nandyan yung Weaver. So, ang inis lang naman yung Weaver. O, tingnan mo naman. Ngayon, pangalawa na sa net worth yung Weaver. Wala dyan yung may dalang dust eh. Pop, pop. So, eto ngayon. Tagal-tagal pa to. Mga 5 minutes to 5 to 10 minutes pa. Pero nakapag-smoke na yung Boom ID. Now, they're looking for a kill. Ayun na, oh. Oh, no, pinasok! And now my cooldown, mga kaibigan. Here comes the snowball. Chaotic offering binigay ni Papa Demon. And mamamatay yung DK. Pero ito yung One Punch Man. Makakabawi ba dito yung Admiral? Rolling Boulder out na muna si Smells Like Teen Spirit. And the Boombox is dead. It's going to be a 2-for-2 trade. Pero yung support duo lang ng Admiral yung nakuha ng Boom ID. Uy, kinamaan pa si Tiny nung homing missile. Pero maganda na yun ha, para sa side ng Admiral. They managed to kill off the Dragonite. Pero nakatakas na naman yung Weaver. So shoutout nga pala sa mga nanonood sa atin dyan, mga kaibigan. Nag-asob kiras yung Akyu na item kay Gabi. Habang BKB naman yung Batrider. Just the item na kailangan niya. Ito, bumili ng smoke? Uulit ba sila? I think so. Uulit yata sila. Now they're pinging them out again. Maganda yung vision nila dito. Tingnan mo naman, kitang-kita sa TV-TV yan, no? TV-TV. Kitang-kita mga sir. Uy, nakapag-deward nga lang sila dito sa may high ground. Pero iikot yung Boom ID. Maghahanap ng target. Ayan na, yung Weaver nakita. Oh, Midan! Ay, mangsusunog ka pa. Pero eto, bubuga na nga po. BKB ngayon dito si RR. And now, Wrath of Nature binigay. Call down. Diyos ko, Medusa! Yung Medusa! Mamamatay si Medusa dito! Plus yung Magnetize pa ng Earth Spirit. Dalawa na yung namatay dito sa side ng Admiral. Susunod si RR. Boombox! Mamamatay din dito! Avalanche Toss Combo. Gabi is the only one left. And it's going to be a full team wipe for the Indonesian squad. Well played! Well played na well played. They are making the plays, calling the shots, controlling the map. And dalawa lang yung may buyback dito sa side ng Admiral. Ikakas namin yung next game. Ayan. Hindi nakapag-mana shield pero ito buyback na si Kenny, si Task. Tingnan mo naman, napakadami nung Trent. Ano? Buyback din dito si Gabi. Aantay nila yung Medusa. Tiny has returned daw pero may cooldown na agad. Para maubos yung creep way, para instant pera yan para kay Gabi. Maganda na yun, nakukuha na nila ng tier 3 towers. They could go for the shrines if they need to. Pa-BKB na rin yung gyrocopter. Eto lang guys, ha, wala pang damage item yung gyrocopter dyan. Aside from Sanjin Yasha. Pero si Sanjin Yasha kasi di naman talaga ganun kalaking damage yung napoprovide. Dito nang gagaling yung main damage kay Weaver na ngayon meron ng Desolator pa, Scuddy pa. Uy, nakita si Papa Demon. Ay, Papa Demon. Wicked sick pa si Weaver.
Sana balik na lang dati yung mga orb effect, no? Para yung may mga item di na pwede, na di pwedeng ipagsabay. Napaka OP kasi kung pwede mo ipagsabay yung dalawang item eh, na orb effect. Doon naman sa may top lane, Gabi mapapa TP out. Wala siya pang cancel ng TP dyan. Sintinipian na lang siya sa mukha. Skadi na yung Medusa. Eto. Eto yung magpapanalo sa Admiral. Question mark. Butterfly yung magiging next item niya dito, mga sir. Pero kapag nalusaw agad yung mana dito ni Ben-Hur, yun yung magiging problema ng Admiral. Kapag sila ni Gabi yung naunang kun makuha, it's going to be a big problem. Baka makuhanan pa sila ng isang Rux. Roshan at less than 1 minute. Eye shards won't catch anyone. Parami naman nung atoms dito nung Nature's Prophet. Diyos ko. Kayang to make down ng tower yan. Yung shoutout nga pala dyan kay Alo. Ready ka na ba? Sabi ni Kuinik, handa mo na daw yung pang Uncle Moose mo. Anong sagot mo dun? Basic lang. Team Alo kami, Team Alo, Team Alo. Team Alo. Oh! Ano hati-hati? Ano hati-hati? Hindi, walang hati-hati dun. Panalo na yung BP. Panalo yung BP dyan. BGJ, BGJ. Gaming nga eh, no? Ito OP. Ako naman. Hindi ko nalagyan eh. Hindi ako, di kumakan. Mada, patapos na rin yan. Mamaya na lang sa XC Admiral. Ay. Pala yun. Ayun na. So, ayun na mga sir. Salamat kay Boss Alo. Ayun na, magsusmoke dito yung Admiral. Titingnan natin kung kaya nilang bawiin ulit yung nawala nilang lamang kanina. Kasi again, I have to point out, napakalaki ng lamang ng Admiral kaninang early game. That's 6,000 net worth. So ito, magsusmoke. Pag-aanap ng target ngayon yung Admiral. Wait, wait, wait lang mga sir. Ini-easy-easy lang. In terms of items, lumalamang na dito yung... kukuha muna ng rush. After that, Desolator, Skadi. Walang alam, di alam ng Admiral na nasa rush pit. Yung... yung Boom ID. Ayan na. Aegis and Cheese advantage na to mga sir. So they have to put a stop to this. Pero yung plano dito ng Admiral, magpupush siya may bottom lane. Dire's bottom tower has fallen. Ayan na, nag-TP na sila pa uwi. Mangiinis na naman ba yung Weaver? Wala sa kanya yung Aegis. Nakay Gyro yung Aegis pero may Cheese yung Weaver ha. Ano man, nakapagkabilis malusaw nung Barrax. Now, first Rax of the game will be taken at 32 minutes. Binibait lang nila eh. They're looking for an opening. Yung Admiral. Eh, Skadi na yung Weaver. Palaking damage ng Weaver. 192. Plus Deso Skadi. Tiny kanina. Yung lamang sila. Yan yung naka-queue sa kanya. Assault Kiras. Pero ngayon, naka-queue pa rin. Assault Kiras. Shoutout nga pala kay Axel, nagpa-PUBG. PUBG Lords. Butterfly pa yung Gyro. Tinatake it easy lang ngayon dito ng Boom ID kung anong approach yung gagawin nila sa pag-push ng high ground. Halberd na yung Dragonite. Nine minutes na lang. BGJ versus BP na. Si Kuya Nick at si Alo. Si Kuya Nick at si Alo. Ayan, magkalaban yung dalawang yun mga sir. So, trash token talaga. Babala lang. Instant trash token talaga. Nahuli! Nahuli si RR! Pero ito, may call down. Chaotic offering binigay na. And Wakanda forever! Walang forever! And pa. Boombox. Diyos ko, mamamatay dito yung Earth Spirit. Pero si Boombox hindi na makakapag-TP out. Eto pa si Gabi. Nag-BKB.
Walang pang uwi. And walang pang takas. So Gabi is good as dead. Medusa na lang yung natitira dito sa side ng Admiral. Di yata nila alam na walang mga buyback. Ha? Sino? Kamunti ka na. Parang di na ako makahinga. Tos yung ilaw, ang liwanag, parang kinukuha na ako ni Lord. Tapos, sabi ni Lord sa akin, hindi pa kita kukunin, hindi ka pa mabait. So, binalik niya ako dito. Yung buhay pa ako. Ayan, pero eto na nga mga kaibigan, yung pera. Nagkapap pa yung Lincoln. Now, tiyo mo naman gano'ng kabilis nilang kunin. Napakabilis. Ito nag-glyph, pero eto na naman yung pera. May cheese yan siya at time-lapse. Oop, time-lapse bigla. Ito pa yung lasso. Call down BKB ni RR. And they're still alive. Pinaantay nila si Gabi. Doon naman sa may bottom lane. Dito yung Nature's Prophet nagpupush. At dito rin nakaangat yung creep wave. So eto na lang yung titingnan nila ngayon. Kakalbuhin yung bottom lane. Now the bottom lane is already out. Gyrocopter, wait lang. Nagkakahabulan pa yata. DK is dead. Gyrocopter, nagamit agad yung Aegis of the Immortal. Patay yata dito si Boombox. Now that's a dead Boombox. Eto pa yung Medusa na huling pag-asa. Huling pag-asa nung Admiral. And mamamatay yung Medusa. Oh, Diyos ko. Eto pang Gabi. Kakabuhay lang. Tatanggapin mo ang right click ko. Good game. Uy! Hindi. Sa allies lang. Sa allies yung good game. Sa allies. Ito mo naman. Nakapush na lahat ng lanes. At eto pa. Naghihingalo na. Agaw buhay na yung Admiral dito. At tiny na lang yung may buyback. Patay si Pinkerton. Habang magtutuloy-tuloy sa pagpupush. Isang tier 4 tower na lang yung natitira. Diyos ko po, ayan na, Ancient na lang para sa Team Admiral. Patay yata dito sa Pinkerton eh, oh. Uy, kakabayback lang ni Pinkerton, mamamatay pa. Plus yung Gyrocopter, he's dead. Yung pera. Yung natitirang buhay dito sa bahay ng Admiral. Padedalus pa siya dito, whoops daw, sabi ni Midan. Whoops. Si Jokam yung post 4 ng Boom ID. Kailangan nila mag-def. Lagot. Mega creeps na yan eh. And then they have to secure na naka-pushed in yung lanes bago nila iiwan yung bahay. Kasi pwedeng tipian niya ng Nature's Prophet mamaya. If madali man. They earn spirit. Si RR na lang yung may buyback dito sa Admiral. They can't afford to lose another team fight inside their base. Malevolence na dito yung Weaver. They still lead with 22k. Ano kayang plano dito ng Boom ID? Yung Daedalus yata. Ayan. The Daedalus. Si Kuenik at si Alo. Yung finals ng Bucharest. Ayan na. I think alam na natin to. Alam na natin to mga sir, ha? Sacred Relic. The Divine Rapier. Pero magagawa ng Divine Rapier, I think, is that a level 25 Medusa? And yes, it's a level 25 Medusa. Pero 7 split shot targets yung kinuha in the split shot modifier. So enough ba yung oras niya dito para makumpleto yung Divine? Or will be denied? Cairo and Weaver din yung may buyback dito sa side ng Boom ID. Are they waiting for the Roshan?
pag inintay pa nila yung Roshan dito, posibleng magkaroon ng oras si Medusa na kumpletuhin yung Divine Nullifier dun kay Nature's Prophet. Kailangan din nila, di sila dapat di mag-aksaya ng oras dito yung Boom ID. Ayan na, nakatago na sila dito. They're all smoked up and ready to go. Ayan na nga mga kaibigan, looking for someone. Uy, nakita yung DK! And now, chaotic offering, lalasuhin papunta sa bahay ba yan? Papunta sa well? Naku, grabe naman yung toss. Dalawang toss, patay si Midan. No buyback. No buyback sa DK. And they have to defend their Ancient. Out. Bail out dito yung Boom ID. Diyos ko. Ito mo naman, napakasakit. Wala pa yung Rapier, ha? Wala pang Rapier si Medusa, pero naku, Papa Demon, anong ginagawa niya dun? Napatay siya ng Weaver. MKB, dun kay Gyrocopter. Daedalus na ba? Daedalus na ba? Uy. Ayun. So, hahatid na lang yung Bloodthorn. Up, one punch man, wala silang laso. Wala rin silang detection. So, ihatid na lang yung Bloodthorn dito ni Upera. Habang doon naman sa may top lane, si Tiny. Hinahanap ng Nature's Prophet. Rolling boulder. Up, wala dyan. Uy, nasa Lissi. Nakapag-blink TP out pa yung Tiny. And he managed to push out the creep wave. Hanggang dun lang, hanggang push out lang yung nagawa nila. Nabulog patay yung... Uy! Uy! Naku! Yung Demon Edge ng Medusa! Tatlong minuto! Wala silang Rapier! Walang Rapier! Earth Spirit is dead! Pero hanggang dun lang ba yung kayang ibigay? Minus one! There goes the toss! Avalanche combo! Ayan pa yung isang toss! Upera is dead! And Team Admiral, out of nowhere, yung kanilang resilience sa game natin, mga sir, lumalaban. Despite na tatlong minuto, walang divine. Namatay yung courier na nagdadala nung Demon Edge. Diyos ko. Game 3 na, game 3. Game 3 na to mga sir at best of 3 single elimination lang to. So Pinkerton, meron siyang nullifier, he's going for the BKB. Tuskar bumili na ng dito Vladimir's offering. Shiva's guard naman kay Batrider, yung kay mga plano nilang item na bibilin kanina nabubuo na nila unti-unti. Uy, go creeps. Ayan, na nakita naman siya dito ni RR. So that's going to be okay. Pero napakarami naman nun, uy. Ayan, no? Sobrang dami. Dito na makakatalo-talo sa Rosh Pit. Aegis, Cheese, and Refresher Shard. So pwede silang mag-double cooldown. Double magnetize, pwede rin. Pero mas economical yata yung dalawang cooldown. Naku po, Daedalus na si Gabi. Ang magpapanalo dito sa side ng Admiral, GG push na mala-impacto eh. EGC, sila ngayon ni Miwan, Midan, yung kukuha ng Aegis of the Immortal. So mga sir, last game ng series nila, game number 3, nakuha yung Aegis Cheese and Refresher Shard. Aegis of the Immortal, nandito kay Weaver. Against the kalbo na bahay ng Team Admiral. So yung Team Admiral, wala silang buyback lahat. So pag may namatay, goodbye. Pag may namatay, goodbye talaga to. Sama-sama, pero yun na, si Kuya Nick at si Alo, nagsisimula na. Mamaya, VP versus VGJ Thunder. Grand Finals ng PGL Bucharest. Tingnan mo, lahat ng lanes pushed in na.
Oh, yun na, rapier na. Oh, this is it for Admiral. Eto na mga sir. Alright, hold on to your gold tabs because this is going to be one hell of a fight para sa dalawang team na to. Si Medusa, oy, may buyback pa si Medusa. So, okay, well played pa yun. So, ayang plano dito. May Aegis na to, may Aegis na sila eh. Ano ba, oy? O, yan, double damage pa yung Weaver. Meron siyang Bloodthorn. What could possibly go wrong? It all falls dito kay Batrider kung sino yung mauuna niyang malaso. That lasso equals death. I think they're trying to push at multiple end, multiple fronts. Dito sa top lane, dyan naman sa may bottom lane, magpe-pressure yung Nature's Prophet. And Gyrocopter is in charge of the mid lane. May vision ba sa labas yung Admiral? Let's check. Uy. Walang vision sa labas yung Admiral. So, kailangan nila mag-rely dito. Kung ano mang dapat nilang mag... Saan sila dapat mag-rely? Yan na, oh. Pupapasok na yung Weaver. Hop, hop, hop. Sa gilid. Babasag ng FG. Ayan na, may lasso yan ha. Pwede niya ibigay yung lasso niya. Pero kanino? Oh! May stun sa dalawa. Here comes the cooldown. Multiple BKBs will be popped. And from multiple ends of the floor, mamamatay dito yung Gyrocopter. And now Demon lang yung kapalit. Here comes the lasso, mga kaibigan, sa DK. Buyback yung Gyro. Patay si Midan. And eto pa yung Weaver. Susunod. Gagamitin yung Aegis of the Immortal. Smells like Teen Spirit. Teka lang, ano kaya magiging plano ni dito? Kailangan nila mag-out. Pinkerton is also dead. Gyrocopter, hindi siya pwedeng mag-die back. Hindi siya pwedeng dumie back dito. Now, Ancient yung target. Pinilit yata yung Ancient. Wait lang, Snowball. May vision sila dyan, Weaver. Mapapa-timelapse out. And he is out, mga sir. Habang ito pa, may Refresher Shard. Kaso walang mana yung Gyro. Ahabulin nila si RR. RR is dead. Gabi. Nahanap. Avalanche toss combo. Pero kapag cheese. And Gabi. Gabi falls. Oh, that's a dead Gabi. Pero tingnan mo naman. Si Medusa. Dep lang ng dep. Sige, dep. Ako bahala dito. May rapier ako. Plus may buyback. I'm good. Sabi niya. Wow, nag-grabe yung pang-de-dep dito. Pumupuso yung Team Admiral. Pumupuso. Di nakita ni Gabi na may cheese. At yun, Heart of Tarrasque. Yung Weaver. Ayan na, may Weaver na. At Ancient, ina-atake na dito. Again, Weaver with the Heart of Tarrasque. Uy. Kala ko ba may heart, hatid na yata? Hatid pa yata? Wait. Saan ba yun? Saan may heart? Oh, pinenta niya? What? Heart to yun. Heart yun nakita ko dito eh. Guys, kung sino may nakita at may apat na mata, liwanagan nyo ako kung anong nangyari dun sa heart. Binenta niya ba? Pero eto na, Medusa yung primary target. Chaotic Offering binigay pero nakapag-timelapse. Papa Demon, here comes the cooldown. Lasso, papunta sa well. Nako, grabe naman yung DK. Wala silang patawad. Mga kaibigan, Boombox mamamatay. Multiple buybacks from the side of Admiral. Ang Nature's Prophet. Ang Nature's Prophet, yung target niya, yung Ancient. Wala na siyang pakialam kung magkamatayan naman yung mga kaibigan niya dyan. Pero na-drop yung Divine! Na-drop yung Divine! Sinong pumulot tong Divine? Nakakay Weaver! And mamamatay na yung Ancient! Diyos ko, one hit na lang! Puminoy pa kayo! And a full team wipe! Puminoy pa mga sir! 160 yung buhay ng Ancient! Ayan na! Buyback! And then, Boom ID has done it! Oh, Boom ID! Ah, binenta! Bumili ng Hyperstone! Ayan, pinalitan ng Hyperstone. Pero yun na,
Boom ID with that decisive effort na i-buyback yung Weaver. Alright. Re-raid natin si Koenig at si Alo, mga kaibigan. Kasi nga, hindi ko alam. I-raid natin si Koenig at si Alo. O sige, paalam guys! Off ko na to. Hindi, pwede ko. Pabayaan ko na.